Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ang pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Bilisan niyo, Itay! Itay, buksan niyo ang pinto! Itay! Oh, sandali! Itay! Andiyan na! Bilisan niyo, Itay! May aswang! Bilis! Oo na! Anong aswang ang pinagsasabi mo? Totoo po, Itay! May aswang na humahabol sa akin sa labas! Sandali lang! Ilalabas ko lang ang gulo ko! Pero Itay! Mahirap na. Baka magpumilit ang aswang na pumasok sa atin. Mabuti nang handa! Itay! Nagpalitan ng anyong aswang. Umaali-aligid lang siya. Mukhang ikaw talaga ang sinusundan ng aswang. Natatakot na po ako! Hanggat naririto ako, hindi ka maano ng aswang. Sandali lang. At lalabasin ko! Huwag na po, Itay! Baka kung mapano ka! Sila ang matakot sa akin. Bagong hasang itakong ito, hindi sasantuhin ang itako ang demonyong aswang na yan. Dito ka lang. Huwag kang aalis dito. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang aalis dito. Pero Itay! Huwag kang lalabas, ha? Itay, delikado ho. Baka kung mapano pa kayo. Hanggat hindi nila nakikitang matapang tayo, patuloy lang silang mananakot. Kaya ngayong gabi, humanda sa akin ang aswang na yan. Diyan ka lang! Isara mo kaagad ang pinto. Baka pumasok dito. Hayun pa ang aswang. Umaali-aligid lang. Ingat po kayo, Itay! Mga perwisyo talaga kayo! Hindi kayo titigil sa pananakot. Pwes, matakot kayo sa akin ngayon! Ha! Hindi kayo sasantuhin ang matalas kong ita! Ta! Mag-iingat kayo, Itay! Bakit ka ba lumabas? Natakot kasi ako sa inyo. Baka ako mapano kayo. Wala na ang baboy ramo. Buti hindi kayo nasaktan. Sila ngayon ang nasaktan sa akin. Napatabaan ko sa payong isa. Kung aswang man talaga ang baboy ramo na yon, sigurado ako, hindi na yun babalik dito. Sa loob na po tayo. Sige, mula ngayon, wala ka nang dapat katakutan pa. Dahil wala na ang mananakot sa'yo. Kung aswang talaga yon, siguradong magpapagaling muna yon bago yun manalakay uli. Paano kung balikan kayo nun? Sigurado sa pagbabalik nun, baka may mga kasama na yun. Takot lang nila sa itako. Tingnan ko lang kung makakabalik pa sila. Hindi ko na sila titira ng buhay. Aga namang makaalis ni Itay para mag-araro. Hindi ko malang siya na ipaghanda ng makakain niya. Sipag talaga niya sa pag-aararo sa bukid nila, Miguel. Hayaan niyo, Itay. Kapag nakatapos naman ako, hinding-hindi na kayo mag-aararo. Iaahong ko kayo sa kahirapan. Konting tiis na lang, Itay. Konting tiis na lang. Sa araw-araw na ginagawa ng Diyos, ito ang rutin ng buhay ng mag-amang Domingo at Nerissa. Ulilan na sa ina si Nerissa dahil namatay ang kanyang ina nung ipinapanganak siya. Binubuhay ni Doming ang kanyang anak sa pagsasaka sa ibang lupain na ipinasasaka din lang naman sa kanya. Mataas naman ang pangarap ni Nerissa. Ayaw nitong manatiling magsasaka. Kaya nagsisikap itong masyado sa pag-aaral
para lang makakuha ng scholarship sa koleyo dahil batid niyang hindi nakakayanin ng kanyang ama na suportan pa siya sa kanyang pag-aaral hanggang sa koleyo. Mang Domeng! Kumain muna po kayo rito! Magmeryenda muna kayo! Oh! Ikaw na naman ang naghatid ng pagkain sa akin. Wala ka bang pasok ngayon? Wala po. Kaya nga po ako nag-alok kay Mama na ako na lang po maghahatid ng pagkain sa inyo. Napakabait mo talagang bata. Naging maayos ang pagpapalaki sa iyo ng mga magulang mo. Salamat sa iyo, Miguel, ha. Ang bait mo talaga. Hindi lang mabait. Mistiso pa. Naka hindi naman po. Humble pa. Oh, sinong nililingalinga mo dyan? Wala po. Nako. Pagkasarap naman ang inihanda nyo sa akin. Pritong bangos na may toyo na may kalamansi. Mabuti talaga sa inyo ako nakipag-araro. Libre na pagkain. Ang sarap pa. Salamat naman po at nagustuhan ninyo. Oo naman. Kayo pa. Masarap ang luto nyo eh. Kain lang po kayo. Para po sa inyo ang lahat ng yan. Oo ba? Oh, saluhan mo na ako. Naku, wag na po. Kasi kumain na po ako sa amin. O ikaw bahala. Paano? Lalantakan ko na itong dalang pritong bagos. At saka itong malambot na kanin na mainit-init pa. Ang sarap-sarap talaga. Oy! Inahanap mong anak ko. Ah, po? Kapag lumaki ka, ligawan mong anak ko. Mang Domeng? Namula ka. Nabigla lang po ako sa sinabi niyo. Ah, hindi ka man umamin sa akin. Nararamdaman ko naman na gusto mo ang anak ko. Hindi ako tutol kung liligawan mo siya. Mas mapapanatag ako kung mapupunta siya sa mabuting kamay. Natitiyak ko. Mapapabuti ang anak ko sa iyo. Naku, mga bata pa po kami. Tsaka wala pa po sa isip namin ang bagay na yan. Pero gusto mong anak ko? Ako? Hindi ka makakapagkaila. Dahil nararamdaman ko, may gusto ka sa anak ko. Simula nung isinama ko dito ang anak ko sa bukid, eh napapadalas na rin ang paghatid-hatid ng pagkain mo sa akin. Para makita lang ang anak ko. Naku, hindi po ah. Pwedeng tumanggi ang bibig, pero ang puso hindi. Paprangkahin na kita ha. Gusto kitang maging manugang, magandang anak ko. Kaya kung gusto mo siya, ligawan mo siya. Bago pa man siya maligawan ng iba. Ikaw din, baka mapunta siya sa iba. Pagsisisihan mo yon. Maiba lang po ako ng usapan. May nakainkwentro daw po kayong aswang nung nakaraang gabi. Ay, iniiba mo ang usapan. O sige na nga. Ano pong itsura nung aswang? Hindi naman tao ang nagpakita sa amin kagabi. Nag-anyong baboy ramo. Tingnan ko lang. Kung makababalik pa yun sa pagiging tao, eh nataga ko sa paayong isa eh. Sabi po ni nanay, lubang mapanganib daw po ang mga aswang. Kapag sinaktan daw po sila, hindi sila papahig na hindi makagante. Natatakot po ako para sa inyo, Mang Domeng. Huwag kang matatakot sa mga aswang. Ang aswang ang dapat matakot sa atin. Ang mga aswang, natatakot din yan sa mga tao. Paano po? Una sa lahat, kapag may malakas kang pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, kapag nagpakita ka ng katapangan sa kanila. Kaya ikaw, magtapang-tapangan ka. Kung gusto mo ang anak ko, tapangan mo. Ligawan mo siya. Kung hindi, ililigaw kita sa kanya. Napakabata pa ni Miguel, pero isinasabog na siya ni Domeng sa anak nitong si Nirisa. Alam niyang mapapabuti ang kalagayan ng kanyang anak kung si Miguel ang makatutuluyan nito. Hindi lang dahil may lahing albularyo,
kundi ito rin ang may-ari ng sakahang sinasaka ni Doming. Galing ka na naman sa sakahan. Nakuha mo ba ang gusto mo? Nakita mo siya. Nani talaga? Alam ko naman na gusto mo ang anak ni Doming. Nay! Anak, wala ka nang maililihim sa akin. Pinagdaanan namin yan. Alam namin ang kilos at galaw ng unang pag-usbong ng pag-ibig. Tsaka anak, kilala kita. Alam ko kung kailan ka masaya. Alam ko kung kailan ka malungkot. Alam ko rin kung kailan ka in love. Nay. Kakausapin ko si Doming tungkol sa bagay na yan. Ayos lang po sa inyo kung anak po ng tagapag-araro natin sa bukid. Ano naman anak, kung siya naman ang makakapagpasaya sa'yo. Alam mo anak, hindi ako pipili na kung sino ang gugustuhin mo. Bagkos, susuportahan kita. Salamat po. Ako ang bahala. Gagawa ako ng paraan para maging maayos kayo ng anak ni Doming. Maganda naman yun. Medyo morena lang. Pero maganda. Sana mabait. Pero ang ugali, nababago naman yan. Simple lang ang buhay ni Miguel kahit medyo nakaangat ang kanilang buhay sa kanilang barangay. Pero nananatili pa rin mababa ang kanyang loob. Kaya naman, hindi rin siya mapili sa babae. Sinirisa ang kanyang napupusuan kahit nasa murang edad pa lamang sila noon. Subalit sinirisa, may ibang napupusuan. Isang lalaking transferee sa kanilang lugar. Hi! Pasensya na ako na lumapit sa'yo. Nanood kasi ako ng basketball niyo kanina. Alam kong napagod kang masyado, kaya binilhan kita ng tubig. Salamat. Nagabala ka pa. Nako, hindi ka abalahan sa akin ang gumawa ng bagay para sa'yo. Gusto mo ako, no? Ha? Huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, mahanga ako sa'yo. Kasi malakas ang loob mo. Ang ibang babae, hindi kayang gawin ang mga ginagawa mo. Alam mo, maganda ka. Lalo na kung aayusan ka. Talaga? Oo. Salamat nga pala dito sa tubig. Okay lang yun. Maliit na bagay. Heto pala towel. Pawisan ka na. Napaka-sweet mo naman. Huwag kang magpapatuyo ng pawis. Baka magkasakit ka. Para kang yung nanay ko kung mag-alala. Nasaan nga palang nanay mo? Sa probinsya namin sa Mindoro. Ibig sabihin mag-isa ka lang dito? Oo. Bakit? Teka, ano nga palang nangyari dyan sa kamay mo? May benda. May sugat. Kaya pala nahirapan ka maglaro kanina. Pero okay na rin naman. Naitawid mo naman yung laro. Cheerer mo kaya ako sa dulo. Hindi mo lang napansin. Ang totoo, mula nang mag-transfer ako dito, napansin na kita. Pasulyap-sulyap ka nga sa akin eh. Nakakahiya tuloy. Ako na nga ang nahihiya sa'yo. Kasi ikaw pang naglakas ng loob na lumapit sa akin. Ang totoo, gusto rin kita. Nahihiya lang ako magsabi sa iyo. Baka kasi may magalit. Wala. Ha? Wala naman akong manliligaw. Kaya wala namang magagalit. Ano palang nagustuhan mo sa akin? Ano, manalamin ka lang. Alam mo na yun. Tsaka halos lahat ng babae dito sa campus, ikaw ang pinagnanasaan. Ang cute mo kaya.
Gusto mo tayo na? Ha? Ayaw mo? Hindi naman sa ayaw, kaya lang parang biglaan. May delikadesa naman ako kahit konti. Iisipin ang mga kapwa nating estudyante na kalad ka rin akong babae kung magiging tayo agad. Eh wala ka pa nga isang linggo sa campus, tapos tayo na. Baka naman pwedeng manligaw ka muna, kakaya kasi. Attracted ka agad si Nerissa sa lalaking si Albert na bago niya palang nakikilala dahil halos lahat ng kababaihan pinagnanasaan ang lalaki. Si Nerissa na ang gumawa ng paraan para mapalapit sa lalaki, bagay na ikinabigla naman ito ang mapreskong pagpapahayag na ito ng nararamdaman niya, bagay na hindi naman nagustuhan ni Miguel. Nakikipag-usap ka sa lalaking yun? Dito pa sa likod ng campus, kayong dalawa lang? Ano namang masama dun? Babae ka. Dapat iniingatan mo sarili mo. Bakit? Anong akala mo sa akin, bumibigay agad? Mag-iingat ka sa lalaking yun. Bakit naman ako mag-iingat sa kanya? Hindi mo nga siya kilala. Di ba kailangan lumapit ako para makilala ko siya? Eh bakit ka lumapit sa kanya? Bakit ka ba nagtatanong? Nagmamalasakit lang. Pwes, hindi ko kailangan ng pagmamalasakit mo. Nerissa, umalis ka na nga sa harapan ko. Naaalibad pa rin ako sa pagmumukha mo. Kung makapagbawal ka sa akin, akala mo naman may relasyon tayo. Umalis ka nga sa harapan ko. Iinis ako sa'yo. Huwag ka sana mapahamak sa lalaking yun. Sa'yo siguro, oo. Mapapahamak ako. Pero sa kanya, hindi. Grabe ka naman kay Miguel. Ang harsh mo sa kanya, no? Nagmamalasakit lang naman siya sa'yo. Oh, pwes, hindi ko kailangan ng pagmamalasakit niya. Dahil sa Albert na yon? Kung itsura lang naman ang pagbabasehan, may itsura din naman si Miguel. Maitim nga lang. Oh, kumakaitim ka naman dyan. Bakit? Maputi ka ba? Di naman kayo nagkakalayuan ng kulay ni Miguel. Lamang ka lang ng isang araw na paligo. Ayoko sa kanya. Pero yung mga magulang mo, boto sa kanya. Ang gandang araw noon eh, sabi nga nila, ang advice daw ng mga magulang, the best na advice para sa isang relasyon. Basta, hindi si Miguel ang pangarap mong lalaki. Gusto ko ako tulad ni Albert. Amoy syudad. Tangi! Taga-probinsya din siya, no? Pero amoy syudad, hindi amoy bukid. Grabe ka! Alam mo, kakaramayin ka sa ginagawa mo. Yang lalaki yan na gustong-gusto mo, sasaktan ka lang niya. Hindi ka sigurado kung magiging tapat yan sa'yo. Lalo na maraming magagandang babae at mapuputi pa ang pumipila sa kanya. Biglang natigilan at napaisip si Nerissa sa sinabi ng kanyang kaibigan. Hindi malayong mangyari ang sinabi niya, lalo na't marami talagang magagandang babae sa school nila ang nagkakandara pa kay Albert. Naisip nito kung magkatotoo man ang sinabi nito. Baka lalo lamang siyang masaktan, subalit mas na naig pa rin sa kanya ang pagkagusto sa lalaki. Sa isip-isip niya, baka yun ang magiging daan para tigilan ni sila ng mga magulang nilang ibuyo sa isa't isa. Isuot mo yan. Ano po ito? Pangontra sa mga aswang. Wala namang aswang dito sa atin. May sinalakay sa kabilang bayan na babaeng estudyante. Nakita mismo ng mga tao na aswang ang may gawa. Pero inay, mabuti nang nakasisiguro.
hindi maglalaon. Baka mamaya mabalitaan na lang natin. May aswang nang nambibiktima sa atin. Tsaka malay natin sa skulang ninyo ang aswang. Si Nani talaga? Ikaw na rin may sabi, diba? Nasisilaw ang alagad ng kadiliman sa isang taong may malakas sa pananampalataya. Bakit ko naman isusuot yan? Nandun ako. Pero anak, kailangan mo rin ito. Malalaman nito kung may aswang sa paligid. Mag-iilaw ang kwentas na to. Kapag may espiritu o puwersa ng kadiliman sa paligid. Pero nanay... Makinig ka sa akin, anak. Di ba sabi mo, naikwento na rin sa'yo ni Doming na may nakainkwentro siyang aswang. At saka, kung totoong aswang yun, malamang na ang anak ni Doming ang punterya ng aswang. Baka nga babae talaga ang target ng aswang. Kung babae po ang punterya ng aswang, ibig sabihin nun, hindi ko na kailangan ang kwintas na yan. Dahil babae lang naman talaga ang punterya, di ba? Anak, nakikiusap ako sa'yo. Para na rin sa kaligtasan mo. Sige na nga po. Pero nay, alam niyo naman, sa taas talaga ako nagtitiwala, hindi dito. Sige na anak, para naman mapanatag ako. Mabuti na lang sana kung maganda ang nangyayari sa paligid. Mabuti sana kung hindi ka ginagabi sa pag-uwi galing school. Makabubuti ng nag-iingat. Bago pa man makaangat sa buhay si na Miguel, isang kilalang albularyo na sa kanilang lugar ang kanilang pamilya. Dahil sulong anak si Saula, sa kanya na ipamana ang pagiging albularyo ng lolo niya. Kaya hindi malayong maipamana rin ito kay Miguel bilang nag-iisang anak rin ni na Saula. Kaya sa murang edad nito, ipinapakita na ni Saula ang mga kagabitang ibinigay ng lolo nito sa kanyang ina bilang pangontra sa itim na kapangyarihan ng mga aswang. Anak, hindi man lang ba kayo nag-uusap ni Miguel? Hindi po. Bakit naman po kami mag-uusap? Hindi man lang ba nanligaw sa'yo ang lalaking yun? Hindi po. Bakit po? Wala lang. Kasi napapansin ko, napapadalas ang paghatid niya sa akin ng pagkain sa bukid. Ano naman po kung napapadalas siya doon? Hinaharap ka sa akin. Po? At namumula ang mata kapag binibiro kita sa kanya. Huwag niyo nga akong binubuyo doon. Eh bakit? Ano bang inaayawan mo sa kanya? Oy anak, kung sakali man naman ligaw sa iyo si Miguel, sagutin mo na kaagad. Magiging maayos ang buhay mo sa kanya. Naku tay, bata pa po ako. Wala pa po sa isip kong mga bagay na yan. Ikinsi pa lang po ako. Tsaka isa pa, hindi ka tulad ni Miguel ang gusto kong maging boyfriend. Dito mo na nga ako binuhay sa bukid. Ayokong ang magiging pamilya ko sa bukid din manggagaling ang ikabubuhay. Hoy! Huwag na huwag mong maliitin ang trabaho namin bilang magsasaka. Kung walang magsasaka, wala rin kakainin ang mga tao. Si Miguel, gusto ko siya para sa'yo. Siguradong magiging maayos ang buhay mo sa kanya. Kaya sa kanya ka! Hindi nagustuhan ni Risa ang sinabi ng kanyang ama dahil sa puso niya, si Albert talaga ang gusto niya. Pero ayaw niya rin biguin ang kanyang ama sa hiling nito. Alam niyang mahirap para sa kanya pero hindi niya malaman ngayon ang kanyang gagawin kung susundin ba nito ang kanyang ama o ang kanyang puso. Minsan isang gabi, habang papauwi si Mang Domeng, may nakasalubong itong kakaibang nilalang. Aba, sino kaya itong makakasalubong ko?
Nakalimutan ko pa namang dalhin ang ita ko. Ha? Eh Diyos kong mahabarin! Anong klaseng nilalang itong makakasalubong ko? Ha? Bakit ko ba iniwan ang ita ko? Paano ko haharapin ang aswang na ito? Totoo ngang may umaali-aligid na aswang sa bayang ito. At ngayon, narito na sa barangay namin! Oh, saan patungo ang aswang na yon? Mabuti na lang. Hindi siya papunta rito sa akin. Teka, mukhang papunta sa bahay namin! Susunan ko. Baka kung anak ko ang punteriyahin ang aswang na yon! Nagmamadaling umuwi si Doming sa kanilang bahay sa pag-aakalang patungo nga roon ang aswang na nakita niya. Alam niya sa sarili niya na may sinaktan siyang aswang noong ilang araw lang. Kaya hindi maiaalis sa kanya ang hindi mag-isip na maaaring maghihiganti ang aswang sa ginawa niya. Alam ni Doming na walang magagawa ang takot sa kanya. Kaya nilakasan na lamang nito ang loob, nagmamadaling makarating sa kanilang bahay. At sa kanyang pag-uwi, hindi nga siya nagkamali. Sumambulat sa kanya ang nakatatakot na nilalang. Matutulis ang kuko na humihiwa sa katawan ng tao. Makapal ang balat, mabalahibo ang katawan, katulad ng balahibo ng baboy ramo. May buntot at matulis din ang hugis ng mukha nito. Aktong sinisira nito ang pintuan ng kanilang bahay nang dumating siya sa kanila. Demonyo kang aswang ka! Umalis ka dyan! Hindi ako dapat magpakita ng takot sa kanya. Kailangan tapangan ko. Oh, nakatingin na siya sa akin. Baka kung anong gawin niya. Wala pa naman akong dalagitak. Kailangan makapasok ako sa loob ng bahay. Maya-maya nga'y bigla na lamang siyang nilundag ng aswang dahilan para bumagsak siya. Sa kanya lamang napatunayan na hindi pala talaga basta-basta ang lakas at bilis ng mga aswang. Hawak na nito ang kanyang liig. Nadadaganan siya ng aswang. Inilabas na nito ang kanyang mahabang dila upang puluputan nang mabaho nitong dila ang kanyang liig dahilan para hindi na siya makahinga. Inilabas na rin ang aswang ang matulis nitong kuko. Handa na para wakwakin ang tiyan ni Doming nang bigla itong makarinig ng Tumayo kayo, Mang Doming! Miguel! Mabuti na lang at dumating ka! Tumayo ka, kaswang ka! Kayo! Miguel! Sandali lang! Kukunin ko ang ita ko! Huwag na ho. Nakaalis na siya. Mabuti na lang at pumunta ka dito sa amin. Sabi po kasi ni nanay, gagawin kayo sa pag-uwi. Baka ako kailangan ni Risa ng kasama. Kaya pumunta muna ako rito. Nakakita ka tuloy ng aswang nang wala sa oras? Nakakita na po ako ng aswang. Ano? May aklat po si nanay ng mga aswang at ng mga pangontra. Aklat daw po ni Lolo yun nung nabubuhay pa siya. Binigay po sa kanya eh. Kaya nakita ko po ang itsura ng mga aswang sa libro ni inay. Isa sa kinatatakutan nila ang butot pagi. Ganon din po ang baril. Salamat talaga sa iyo, Miguel. Ikaw talaga ang gusto kong mapangasawa ng anak ko. Hindi lang mabait, matapang pang kalabanin ang mga aswang. Maraming maraming salamat talaga. Walang anuman po yun. Sino po kaya yung aswang na yun? Malamang. Yun yung aswang na nataga ko nung nakarang araw. Baka nagbabalik. Mukhang mabilis gumaling ang sugat niya. Kaya bumalik ka agad. Pero bakit parang ang bahay niyo po ang punderya ng aswang?
Nung isang araw sabi nyo, sa bahay nyo ang punterya nun. Tapos ngayon, bahay nyo uli? Oo nga pala, ang anak ko! Nerissa! Nerissa! Tsaka lamang naalala ni Doming si Nerissa, kaya nagmamadali itong pumasok sa kanilang bahay. Nakasunod naman kaagad si Miguel sa lalaki. Ganun na lamang ang kanilang reaksyon sa kanilang nakita. Tulog na tulog ito sa kanyang silid. Doon na lumaki ang pagdududa nila na si Nerissa nga ang pake ng aswang. Kaya mula noon, minadali ng pamilya ni Miguel ang pagkakasundo na maikasal ang dalawa kapag umabot na sila sa tamang edad. Yun lamang ang alam nilang paraan para tigilan na ng aswang si Nerissa, bagay na hindi naman nagustuhan ni Nerissa. Anak, malaki na ang utang na loob natin kina Miguel. Gusto ko rin ni Miguel, di ba? Kung sasagutin mo siya at magpapakasal ka sa kanya, baka sakaling layo ang kananang aswang na umaali-aligid dito sa atin. Parang napakababaw naman ang dahilan yun, Tay. Dahil lang sa may aswang na nanakot dito sa atin, gusto na lang ako magpapakasal sa kanya. Hindi naman tayo nakasisiguro na titigil na nga ang aswang kapag naikasal ko sa kanya. Tsaka bata pa ako, 15 pa lang ako, Tay. Para na rin makabayad lamang tayo ng utang na loob sa kanya. Tay, hindi naman ho pwede yun. May mga pangarap din po ako sa buhay na gusto kong maabot. Kung gagawin ko ang gusto nyo, habang buhay na akong matatali sa kanya, wala na akong kapag-apwasang umasenso sa buhay. Oy, kung pag-asenso lamang ang gusto mo, sigurado akong matutulungan ka ni Miguel. Hindi mo ba alam? Siya ang tagapagmana ng kanilang lupain. Oo nga, Tay. Siya nga ang tagapagmana. Pero magsasaka pa rin. Habang buhay na siyang magiging magsasaka. Ayoko ng ganitong buhay, Tay. Ano bang inaayawan mo kay Miguel? Hindi ko siya gusto, Tay. Mayroon akong gusto. Kahit anong pilit mo na gustuhin siya, hindi ko talaga siya magugustuhan. Ah, basta. Wala ka nang magagawa. Sa susunod na linggo, mamamanhi ka na si Balae dito para pag-usapan na kung kailan kayo ikakasal. Bakit kayo ganyan sa akin, Tay? Bakit hindi niyo hayaang mahalin ang gusto kong lalaki? Yung makakapagpasaya sa akin. Yung mahal ko at mamahalin ako. Ayoko talaga kay Miguel. Mabait siya. Mistisyo rin naman. Ano bang ayaw mo sa kanya? Dahil hindi ko siya gusto. Kaya kung ipipilit mo ang gusto mo, maglalayas na lang ako. Kaysa naman pilitin niyo akong gustuhin ng taong kahit katiting, wala naman akong nararamdaman. Mapilit si Duming na ipakasal ang anak niya kay Miguel kahit wala namang nararamdaman ang anak niya rito. Isang lalaking nagngangalang Albert ang nagpapatibok ng kanyang puso. Kaya kahit layasan ito ang kanyang ama, ayos lamang sa kanya. Basta ang mahalaga, makasama niya ang lalaking nagpapatibok ng kanyang puso. Kaya kinagabihan ng araw na yun, pinuntahan nito si Albert para yayaing itana na siya nito. Pero bago pa man siya makarating sa tinitirhan ni Albert. Ay, bakit mo siya hinahanap? Manliligaw ko po siya. Kilala mo siya, Ineng? Oo naman po. Ay, mag-iingat ka sa kanya. Bakit po? Iba kasi ang kutob namin sa lalaking yan. Simula nang mapunta yan dito, may kakaiba na kaming nararamdaman sa kanya. Bihira kasi ang lumabas ng bahay. Minsan lang yan lumabas. Kung umuwi naman, kung diduguan, may pasasa mukha o sa katawan. Ano pong nangyari sa kanya? Puntahan mo na lang para makita mo.
Ang daming naglalaro sa isip ni Nerissa nang marinig niya ang sinabi ng matanda. Naging pala isipan tuloy sa kanya kung anong sekretong sinasabi ng matanda tungkol kay Albert. Kaya habang pumapasok ito sa loob ng kwarto ni Albert, nagugulo ang utak niya sa sinabi ng matanda. Para mapatunayan ang mga sinabi nito, dumiretso na siya sa silid ng binata. Nakabukas naman ang pintuan pagpasok niya sa silid. Kaya hindi na siya tumawag, dire-diretso na lamang siya. Pero bago pa man siya makarating ng silid, nakita niyang nakabukas ang bintana. Sumilip muna siya saglit sa bintana na merong konting siwang at ganun na lamang ang gulat niya sa kanyang nakita. Nakahubad ang lalaki. Nakita niya ang mga sugat nito sa katawan, sa kamay at sa binti. Marahil, yun ang dahilan kaya hindi siya nakakapasok. Naawa si Nerissa sa lalaki. Kaya hindi na nito pinatagal pa ang sandali. Pumasok na nga siya ng tuluyan sa silid ng lalaki. Bakit ang dami mong sugat sa katawan? Bakit ka pumasok nang hindi kumakatok? Pasensya ka na kung hindi na ako kumatok. Nakita na kasi kita. Ito ba ang dahilan kung bakit hindi ka nakakapasok? Naunawaan ko na ngayon. Hindi ka na dapat nag-abala sa akin. Hindi ka abalahan sa akin ang puntahan ka. Sana nagsabi ka man lang, napuntahan ka agad sana kita ng maaga. Anong nangyari dyan? Bakit parang hinagupit ng buntot pagi? Namamaga ang sugat at nagnanaknak na. Sino bang kasama mo rito sa kwarto? Ako lang mag-isa dito. Dapat may kasama ka. Bilin kasi ni inay na huwag akong papayag na may kasama ko sa kwarto. Eh pero kapag ganito, kawawa ka naman. Salamat ni Risa. Layon, sasamahan muna kita ngayon. Tutulungan kitang malinisan ang mga sugat mo. Salamat. Bakit ka nga pala napunta dito? Bago kita sagutin, tutulungan muna kitang linisan ang mga sugat mo. Ay, ano ba yan? Pati sa binti may sugat ka? Bakit ka pa nagkaroon ng kanyang sugat? Ano pong nangyari sa'yo? Hindi na sumagot si Albert sa mga pagtatanong ng babae. Bangkus ay hinayaan na lamang na tulungan siyang gamutin ng babae. Gamit ang malinis na tubig, hinaluan ng konting agwa oksinada. Nilinisan ni Nerissa ang sugat ng lalaki. Hindi na rin ito nagpumilit pang magtanong sa lalaki. Pagkatapos linisan ang sugat, nilagyan niya ito ng antibacterial ointment. Pagkatapos ay pinainom ito ni Nerissa ng non-steroidal anti-inflammatory drugs. Awang-awa si Nerissa sa lalaki habang ginagamot ang lalaki. Pagkatapos itong tulungan ang lalaki, sinabi nito ang kanyang pakay. Naparito nga pala ako para sabihin may mamamanhi ka na sa akin sa susunod na linggo. Ano? Albert, pinipilit nila ako magpakasal sa lalaking kailanman hindi ko gusto. Kung hindi mo gusto, huwag kang magpapakasal. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Uwi ako sa amin. Gusto mo sumama? Saan? Sa Mindoro. Ha? Ang layo. Pinapauwi na kasi ako ni Papa. Mabuti daw doon, maalagaan niya ako. Maproprotektahan niya ako. Kaysa dito, malayo sa kanya. Pero natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Mabait si Papa. Sige, sasama ako. Sige, magpapagaling lang ako. Tapos, pag okay na, aalis na tayo. Hingin ko number mo para ma-chat kita kapag aalis na ako. Sige, sasama ako sa'yo. Tsaka ayoko rin mawalay sa'yo.
Ang totoo, ikaw naman talagang mahal ko. Matutuwa si Papa kapag nagkataon. Lalo na kapag nalaman niya na tinulungan mo akong gumaling. Sayang ng ganda ng katawan mo. Magkakaroon ka ng maraming peklat. Ayaw mo naman kasi sabihin sa akin kung anong talagang nangyari sa'yo. Pasensya na. Hayaan mo, pagdating sa amin, doon ko na lang sasabihin sa iyo ang totoong nangyari sa akin. Sigurado kasi akong babalikan ako ng mga nanakit sa akin kapag may ibang nakaalam. Hindi na lamang pinilit ni Nerissa ang lalaki. Ang mahalaga sa kanya, may magagawa silang paraan para matakasan ang nakatakdang pagkakasundo ng mga magulang nila para sa kanilang kasal. Buo na rin ang loob ni Nerissa na sumama siya sa lalaki. Pakiramdam niya, si Albert ang magbibigay ng magandang buhay sa kanya at hindi si Miguel. Subalit bago pa man sila makaalis, nangyari na ang pamamanhikan nila Miguel sa bahay nila ni Risa na siyang ikinagulat naman ng dalaga. Balae! Domeng! Paisa na mga dala natin! Mahirap pala ito pagpunta sa kanila! Oh, ni Risa! Nandito na ang mamanugangin ko! Anong mamanugangin? Pasensya ka na. Pero ito lang ang naisip kong paraan para mabayaran naman natin ang utang na loob natin sa pamilya ni Miguel. Ano yan? Bakit ang dami nila papunta dito sa atin? Madadaan na kaya. Kamag-anakan lahat yan nila, Miguel? Oo. At mamamanhikan sila ngayon. Mas mabuti nang maaga pa. Mapag-usapan na ang kasal nyo. Diba? Nasabi ko na sa'yo noong isang araw pa. Tay, natanong niyo man lang ba ako kung ayos niyo sa akin ng ganito? Gustong gusto ka ni Miguel. Mabuti siyang tao. Kaya walang dahilan para tanggihan mo siya. Isang malaking biyaya sa buhay natin ang lalaking ito. Ang daya niyo naman, Tay. Hindi niyo man lang isinaalang-alang ang damdamin ko. Alam niyo naman na ayaw ko kay Miguel. Tapos basta na lang kayo nagdedesisyon ng ganito. Pasensya ka na. Pero ginawa ko lang ang alam kong tama. Maganda ka na dyan. Haharapin natin ang mga magulang ni Miguel para pag-usapan kung kailan idadaos ang kasal. Masayang sinalubong ni Doming ang mga kamag-anak ni Miguel na halos buong barangay na ang dami. Halos hindi na magkasya sa bahay nila na nasa gitna ng malawak na bukirin. Habang masayang nagdiriwang, hinihintay na lamang ni Nerissa ang text ni Albert dahil sasama na ito sa lalaki sa pagbabalik ni Albert sa kanilang probinsya. Pagkatapos makakain ang mga bisita, pinag-usapan ni nila kung kailan idadaos ang kasal. Malinaw na sa atin, kumpare. Sa susunod na taon, ipakakasal natin ang mga anak natin nang hindi na maagaw ng iba. Oo, Balae. Nagpapasalamat ako dahil anak ko ang nagustuhan ninyong manugangin. Alam mo kasi, kami, suportado namin anak naming si Miguel. Bata pa yan eh, madalas na niyang naikukwento sa amin si Nerissa. Kaya kami na ang gumawa ng paraan para magkalapit sila. Halata ko rin noon pa. Kaya talaga dapat makasal na sila kaagad. Para wag nang maagaw pa ng iba. Isa totoo lang bagay na bagay ang mga anak natin. Oo ga. O paano bala eh? Uuwi na muna kami. Pero iiwan na namin si Miguel dito para manilbihan sa inyo sa mamanugangin ko. Oh, sige Balae. Salamat sa inyo ha. Ingat kayo. Miguel, dito ka muna kay Doming nang makapagsilbi ka naman sa mamanugangin ko. Sige po. Ako pala isasama sa inyo. Sa bukid ako matutulog ngayon.
Aba, silang dalawa lang dito sa bahay nyo. Anak, galingan mo kaagad. Ikaw na ang bahala, Miguel, ha? Panatag na panatag akong ikaw ang kasama ng anak ko. Alam ko na kapag ikaw ang kasama ng anak ko, walang mangangaswang sa kanya. Kung mayroon man, sigurado akong mabuting aswang yon. Kaya ingatan mo ang anak ko. Tila nakatali na si Nerissa sa lalaking hindi niya gusto. Tanging pag-asa na lamang ng dalaga ang chat ni Albert para makaalis na siya. Inaakala niyang magiging impyerno ang buhay niya kay Miguel. Habang wala pa ang chat ni Albert sa kanilang pag-alis, pinakisamahan niya muna ang lalaki. Doon ka sa labas. Ha? Saan ako matutulog doon? Sa kulungan ng mga manok nyo? Alam nga naman, dito ka sa tabi ko. Bakit ka kasi nagpaiwan dito? Wala kang kasama. Kaya ko ang sarili ko. Paano kung balikan ka ng aswang na umatake kay Mang Doming nung nakaraang linggo? Hindi ko yata kakayaning may mangyari sa'yo. Mabuti nang nakasisiguro. Na ano? Na hindi ka mapapahamak. Mas nakakatakot pa ngang kasama ka. Dahil baka mamaya, anong gawin mo sa akin? Lalo pa ngayon, nag-uusap na mga magulang natin. Panahon na lang hinihintay para makasal tayo. Nasasabik na nga ako eh. Pwes, ako hindi. Hihintayin ko ang araw na matutunan mo kung mahalin. Sa totoo lang talaga kasi, ikaw ang gusto ko. Kahit noong mga maliliit pa tayo, wala na ako ibang nais. Wala na ako ibang makita magandang babae para sa akin, kundi ikaw lang. Ikaw lang, Nerissa. He! Tumigil ka nga! Kinikilabutan ako sa sinasabi mo, Miguel! Wala talaga akong nararamdaman sa'yo. Ang pangit kaya na magpapakasal ako tapos hindi naman kita gusto. Hayaan mo. Matututunan mo rin ako mahalin. Hayaan mo lang na ipakita ko sa'yo ang pagmamahal ko. Hindi ako magmamadaling mahalin mo kaagad. Maghihintay ako. Hindi ka nga nagmamadaling mahalin, Miguel. Kung alam mo lang kung gaano kahirap sa akin ang ganun na sitwasyon. Halos magkailangan ang dalawa ng mga gabing yun. Nag-aantayan ang dalawa kung sino ang unang matutulog. Pero si Nerissa, sinikap niya talagang wag muna matulog. Dahil nga sa plano nilang pagtatanan ni Albert, madaling araw na mag-chat ito, gayak na silang umalis. Kasalukuyan namang tulog na tulog si Miguel na mga oras na yun. Wala nang sinayang pang sandali si Nerissa. Kinuha na kaagad nito ang bag na may lamang damit na halos tatlong araw niya nang inihanda. Madaling araw na umalis siya at nagtungo sa tagpuan nila ni Albert. Medyo magaling na rin ang lalaki sa tinamon nitong mga sugat. Kaya maayos na rin siyang tingnan. Nagmamadali silang nagtungo sa terminal ng bus patungo sa Maynila. Pagkatapos ay dederecho sila sa Batangas upang doon sumakay patungong Mindoro. Ilang oras din ang kanilang biyahe. Narating na nila ang kanilang destinasyon. Ganun na lamang ang pagtataka ni Nerissa. Sa lugar na kinaroroonan nila, ang buong akala niya, syudad ang pupunta nila. Subalit isang liblib na lugar na tila mas mahirap pa sa sitwasyon nila sa kanilang probinsya. Sa kabilang dako naman, hindi matanggap ni Miguel ang ginawa ni Nerissa. Hiyang-hiya naman si Domingo sa ginawa ng kanyang anak. Anong lugar tong pinagdalan mo sa akin? Ito ang lugar namin. Akala ko mayaman ka. Kasi ang kutis mo pang mayaman. Kung hindi lang sa mga sugat mo, mapagkakamalan kang mayaman. Anong inaasahan mo sa akin? Akala ko mabibigyan mo ako ng magandang buhay. Yun pala, mas lalo pang kahirapan ang mararanasan ko sa'yo. Ikaw ang kusang lumapit sa akin. Wala akong maipapangako sa'yo kahit na ano. Kaya huwag kang umasa ng magandang buhay sa akin. Kung alam ko lang na ganito magiging buhay ko, di na sana ako sumama sa'yo. Ang taong madalas masilaw sa panlabas na kagandahan,
madaling mabulid sa kasamaan. Yan ang problema sa inyo. Masyado kayong ambisyosa. Nasa inyo na ang magandang buhay, iiwanan nyo pa. Dahil naghahangad pa kayo ng mas magandang buhay. Dahil akala ko mayamang ka. Dahil akala ko totoo ka. Ngayon, malalaman mo kung sino talaga ako. Anong? Ang lalaking pinagpapantasyahan mo. Ang lalaking kinababaliwan mo. Anong? Ngayon ko sasagutin ang lahat ng tanong mo sa akin noon. Bakit ako nagkaroon ng sugat? Una, dahil tinaga ko ng tatay mo. Bakit nadamay dito ang tatay ko? Mabuti siyang tao. Hindi niya magagawa ang pinaparatang mo sa kanya. Nakita mo siya kung paano niya ako tinaga. Noong gabing dadalawin sana kita. Anong? Noong unang araw pa lang, gusto na talaga kita. At ikaw ang gagamitin ko para makawala ako sa sumpa sa akin. Sumpa ng pagiging aswang. Ha? Aswang ka? Oo. Hindi ko magawang gamutin ang sugat ko doon sa inyo. Sugat na likha ng ama mo. At ang mga palo na ito ng buntot ng pagi. Kagagawa nito ng lalaking pakakasalan mo sana. Mabuti na lang sumama ka sa akin. Dahil gagamitin kita para makawala ako sa sumpang ito. Biglang naghilom ang mga sugat mo nang dinilaan mo ng malapot mong dila at malansa. Ah, bawa! Ah, kung alam ko lang naswang ka, sana hindi na ako sumama sa'yo. Yan ang napapala ng mahilig sa itsura. Mga taong mapanghagandang labis. Uuwi na ako! Hindi! Hindi ako papayag na makauwi ka! Dito ka natitira sa akin! Bubuo tayo ng isang bagong komunidad! Ako ang magsisilbing supremo! At ikaw ang suprema! Anong supremo? Anong suprema? Hari at reyna sa mundo ng mga aswang! Gagawin mo akong aswang? Hindi! Hindi ako papayag! Aswang! Pero aswang na mukhang tao. Hindi! Ayoko! Ang gwapong mukha na kinababaliwan mo. Mananatili yung ganun. Basta pumayag ka lang sa gusto ko. Makikipagtali ka lang sa akin. Mamayang kabilugan ng buwan. Talik? Yucks! Oo! Yun lang ang paraan para makawala ko sa sumpan. Nang pakit ng tsurang aswang! Ah! Ang pangit mo! Anong klaseng tsura yan? Ah! Ang pangit mo! Anong klaseng tsura yan? Ikaw na ang pinakapangit sa lahat ng pangit na nakilala ko! Kung ikaw pa ang kahuli-huling lalaki na makakasama ko, hindi ako makikipagtalik sa'yo! Lumayo ka sa akin! Aalis na ako dito! Hindi ka makakaalis dito! Anong hindi makakaalis? Kailangan mangyari ang gusto ko. Ayoko ring manatili sa ganitong itsura. Gusto ko ring maging kagaya ninyo. Normal na tao kung titingnan. Kailangan mangyari ang gusto ko. Ayoko ring manatili sa ganitong itsura. Gusto ko ring maging kagaya ninyo. Normal na tao kung tingnan. At ikaw lang ang pag-asa ko. Para makawala ako sa ganitong itsura. Hindi! Hindi ako papayag! Hindi rin ako papayag na makaalis ka. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Minsan lang mangyari na may babaeng nagnasa sa katawang ko. Sumpa ito na nakailangang mawala. Itali niyo siya! Bitiwan niyo ako! Ano po? Bitiwan niyo ako! Pasensya ka na! Pero kailangan kong gawin ito. Dahil gusto ko na talagang makawala sa sumpang ito. Hamo pagkatapos nito, papalayain kita. Bayaan naman yung nangyari sa ating dalawa. Makawala lang ako sa sumpa ng pangit na aswang. Wala nang nagawa si Nerissa ng mga sandaling yun. Ang dating labis siyang paghanga sa lalaki, napalitan ng pagkasuklama dahil hindi niya matanggap sa sarili niya na ang sinamahan niya ay isa palang kambunang kadiliman
ang lalong masakit. Kasasangkapanin pa siya para makawala ito sa sumpa. Kahit anong gawin ni Risa, wala na siyang magawa. Malakas ang mga kasamahan ni Albert na nagtali sa kanya. Mahigpit din ang pagkakatali sa kanya. Sising-sisi siya ng mga oras na yun. Hindi niya inaasahan na ganun nga ang mangyayari sa kanya. Wala na siyang kapag-apag-asang makaalis pa sa bangungot na yun na kanyang kinasadlakan. Lalo pang hindi niya nagustuhan ang kanyang matutuklasan. Kailangang makawala ka rito bago pa umabot ang gabi. Bakit? Hindi dapat mangyari ang gusto niya. Bakit po? Kung ganun, tulungan niyo ako makawala dito. Tutulungan talaga kita sa abot ang aking makakaya. Anong mangyayari? Hindi ko maintindihan. Kapag nakawala siya sa sumpa ng pagiging pangit na aswang, kung sino ang nakatalik niya, doon mapupunta ang sumpa. Ano? Magiging pangit ako? Mas doble pa ang pagkapangit sa itsura niya ngayon. Sino kayo? Ako ang ama niya. Aswang ka rin? Oo, pero hindi katulad ng inaasahan mo. Bakit magkaiba kayo ng itsura? Ito talaga ang itsura namin. Yung nakita mong itsura niyang dati, yun talaga ang itsura niya. Hindi naman talaga siya pangit. Pero dahil isinumpa siya ng aswang na mangkukulam, kaya siya nagkaganyan. Ano pong nangyari? May niloko siyang kapwa namin aswang. Sila na, pero nakipagtalik pa rin siya sa iba. Di ba bata pa siya? Bata lang siyang tingnan, pero 30 na siya. Tulungan niyo ako, gusto kong makawala dito. Delikado kung bababa ka ngayon. Gagabihin ka sa daan. Kapag inabot ka ng gabi sa daan, susundan ka niya. At siguradong madali ka niyang maaabutan. Ano pong gagawin ko? Ayoko pong maging pangit na katulad niya. Gagawa ko ng paraan para sa abot ang aking makakaya. Pero hindi ko maipapangako. Ang nais ko lang, pagdusahan niya ang sumpa sa kanya. Dahil siya naman talaga ang nagkasala. Kung babalik sa dating itsura niya, magiging matinik na naman siya sa mga babae. At ayoko mangyari yon. Di na baling pangit siya. Basta natitiyak ko, ligtas naman siya. Habang patuloy na lumilipas ang oras, naghihintay na rin si Nerissa sa gagawin ng ama ng lalaking kanyang sinamahan. Ito na lang ang natatangin niyang pag-asa. Pero habang papalapit ang oras ng gabi, walang lalaking bumalik para itakas siya. Marubdob ang nais niyang makawala roon. Pero kahit konti, wala na siyang kapag-apag-asang makalabas. Ang tanging nasa isip niya na lamang. Katulad ni Albert, dahil sa malabis niyang paghahangad, yun ang kabayaran ng lahat ng kanyang ginawa. Ang maipasa sa kanya ang sumpa ng kapangitan ng isang aswang. Ano yun? Nag-aalulong mga aso? Para silang nagdiriwang? Patawarin niyo ko, Itay. Patawarin mo ako, Miguel. Nasilaw ako ng labis sa test ng standard ko at pangarap sa buhay. Hindi ko nakita ang kabutihan ni Miguel sa akin. Naloko ako ng napakapangit na nilalang na to. Ayan na siya. Wala akong magagawa kundi tanggapin ang kapalaran nito. Pakiusap. Ayaw kong may pasa sa akin ang sumpa sa'yo. Huwag mong gawin sa akin to. Ang totoo, si Miguel naman talaga ang mahal ko. Hindi naman ikaw. Nabigla lang naman kasi ako. Dahil itatakda kasi agad ang kasal namin. Pero siya talaga ang mahal ko. Hindi ako nagkamali ng pagsunod sa'yo dito. Miguel! Ako nga. Paano mo ako nasundan dito? Tsaka ako na lamang ipaliliwanag sa'yo. Kailangan makalagyan muna kita habang nagdarasal pa ang mga pangit na aswang na yun. Salamat, Miguel! Salamat! Talagang sinigurado nila na hindi ka makakaalis.
Mabuti na lang, may dala akong blade dito. Pag ang gagalawa, gagamitin ko ang blade. Bilisan mo, bago pa sila makarating dito, bilisan mo! Tiisin mo ang sakit ha, bago ko matanggal ito, masusugatan ka muna. Sige na. Kayanin mo ha. Mabilis ang pag-agos ng dugo sa kamay mo. Tatalian ko muna para maampat ka agad ang pagdurugo. Pasensya na, wala na akong ibang maisip na paraan. Dugo! Maraming kami dugo! Bilisan mo! Naamoy na nilang dugo ko! Talagang matalas ang pang-amoy nila pagdating sa dugo. Bilisan nyo na! Tumigil na sa pagdarasal ng orasyon ng mga aswang. Patungo na sila dito! Samahan nyo po si Nerissa. Pumunta kayo sa motor na dala natin. Ano gagawin mo? Ililigaw ko sila. Sumama ka na sa amin! Hindi pwede. Kung magkasama tayo, madali tayong matutuntun. Kailangan sugatan ko rin ang sarili ko para akong sundan nila. Pero kayo, umalis na kayo. Mang Domeng, ilayo mo na si Nerissa. Hindi pwede. Hindi ako papayag na maiwang ka rito. Ano na lang ang sasabihin ng ina mo? Pinasamaan ka sa akin tapos iiwang kita dito. Magkasama tayong tatakas. Kaya ko po ang sarili ko. Sige na, umalis na kayo. Utang na loob. Iligtas nyo si Nerissa. Sige na, ililigaw ko sila. Pero Miguel! Miguel! Sige na, umalis na kayo. Habang may pagkakataon pa. Tayo na anak. Mabilis na kumilos ang dalawa. Dumiretso ito sa motor na inarkila nila para masakyan para sa pagtakas sa mga aswang. Pero habang patakas na sila, mabigat ang loob din ni Risa na iwan si Miguel. Alam niyang sinuong nito ang panganib para iligtas siya, pero iiwan niya lang. Kaya pinilit nito ang amang si Domeng na balikan si Miguel. Si Miguel na ang nagsabing umalis na tayo. Hindi, Tay. Hindi ko kayang iwan si Miguel. Hindi kaya ng konsensya ko na tumakas tayo tapos siya mapapahamak. Miguel! Tayo na, anak. Umalis na tayo. Pinantay nila si Miguel! Sumakay ka na rito. Napansin na ng mga aswang ang kinaroroonan natin. Papunta na rito ang mga aswang. Bilisan mo na! Ito ay si Miguel! Si Miguel! Kitang-kita ng dalawang mata ni Nerissa kung paano tinusok ng matulis na kukunang aswang ang katawan ni Miguel. Nakita niya kahit sa malayo ang pagtalsik ng dugo mula sa katawan ng lalaki. Sobrang bigat ng naramdaman ni Nerissa ng mga sandaling yun. Habang tumatakas sila palayo, sobrang kabug at bigat ng kanyang dibdib. Si Miguel pala ang tunay na lalaking magmamahal sa kanya. Handang gawin ang lahat para lamang iligtas siya. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko! Anak! Dito pala kayo nagtatago! Bahina na ang anak ko. Wala siyang magagawa para labanan ka. Ako lang nakikiusap. Hindi na kami magugulo sa mga tao. Pakawalan mo lang kami. Paano kung mamatay ang anak ko? Gagamutin ko siya. Ang natitirang gamot sa lahi namin, ibibigay ko sa anak mo para lang gumaling siya. Pakiusap. Ako na ang humihingi ng pasensya sa ginawa ng anak ko. Hayaan mo kong kamutin ang anak mo. Anak! Inay, nakasunod kayo. Duda akong mangyayari ito. Kaya sumunod ka agad ako sa inyo. Alam kong hindi mo kakayanin. Paano po kung mabulgar ang totoo mong pagkatao? Sigurado namang hindi ipagkakalat ng mga ito. Oo, pangako. Lisanin niyo na ang lugar na ito. Buburain ko sa isip ng anak ko ang mga pangyayari para hindi niya maipagkalat ang natuklasan niya sa inyo. Malakas kayo at mga pangyayarihan. Hindi namin kayo kaya. Tayo na, anak. Si Nerissa. Ligtas na sila. Siguradong nasa bayan na sila. Tandaan niyo, walang sino man ang makakaalam ng totoong kami.
kahit sa ang lupalop kayo ng mundo makarating. Susundan ko kayo. Balisa kayo bago pa magkamalay muli ang aking anak. Makakaasa kayo. Mamumuhay tayo ng normal sa mundong ito. Habang nasa bayan, hindi mapigil ang pag-iyak ni Nerissa na pagtanto niyang nagkamali siya ng desisyon. Siya ang may kasalanan ng lahat ng nangyari. Kung hindi sana siya tumakas, hindi sana mangyayari ang lahat ng yun. Bigla namang naibsan ang bigat ng kanyang nararamdaman nang marinig niya ang tinig ng lalaking kanyang minamahal. Huwag ka na malungkot. Miguel, buhay ka. Oo naman. Paano ang sugat mo? May protected shield ako, kaya hindi nila ako napuruan. Pero nasugatan ka pa rin. Malayo sa bituka. Akala ko mamamatay ka na. Iyak ako ng iyak kanina pa. Hindi ko mapapatawan ang sarili ko kung tuluyang kang mamatay. Masaya na ako sa pag-aalala mo. Miguel, patawarin mo ako sa kabila ng ginawa ko. Ito pa ang ginanti pa sa akin. Ang iba, pwedeng sumbatan ako dahil puro sakit ng ulo ang naihatid ko sa'yo. Kalimutan mo na yun. Babawi ako. Sana mahintay mo ko. Bakit? Saan ka pupunta? Pupunta kami ni Mama sa ibang bansa. Matagal na namin itong plano eh. Tinapos ko lang pag-aaral ko. Pero ngayon wala nang hadlang. Paano ang sakahan ninyo? Iiwan namin sa tatay mo. Magtatagal ka ba doon? Hindi ko alam. Depende kay Mama. Matagal nyo na palang plano. Kaya nga minamadali ni Mama na sana makasal tayo. Kaya lang ayaw mo. Kaya hindi ka na namin pipilitin. Ahayaan kong umusbong ang pag-ibig mo sa akin. Kung hindi pa, wala na ako magagawa. Kung ganun, bakit mo pa ako niligtas kung ganun lang naman pala ang plano nyo? Pwede naman kitang ibalik dun. Sira! Sana, maintay mo ko. Bilisan nyo na! Aalis na ang barkong sasakyan natin patungo Batangas! Oh! Bilisan nyo na dyan! Oh! Ikaw na naman ang naghatid ng pagkain sa akin. Bakit po parang nagulat kayo? Ah! Oh, ikaw na naman nag-atid ng ala sa akin. Kasi may bukid. Nako! Napakasarap naman ang inihanda niyo sa akin. Pritong bangus na may tuyo at may kalamansi. Mabuti talaga. Mabuti na lang talaga sa inyo ako nakipag-araro. Libre na ng pagkain at napakasarap-sarap pa. Paano? Lalantakan ko na itong dalamong pritong bangos, ha? At saka itong malambot na kaning mainit-init pa. Ay, pagkasarap-sarap. Hindi, bumun orkin po, kakan. Pasluon mo na. Pagkasarap. Kagoto ba? Oh, garaw lang nagahadok. Madyan mo man makakan ka. Sige. Alright, at itong malambot na kanin. Na napakasarap. Bukong. Sige. Oy. Oh. Bako, oy. Oy. Ah, sige. Oy. Nakikipag-usap ka sa lalaki yun? Dito pa sa likod ng campus nang dalaw kayong nagluchara-chara? Ay, bako mong pag-usap ka lang. Naaalibadbaran ako sa pagmumukha mo. Naaalibadbaran. Oh, tsaka isa pa, di yung ang katulad ni Miguel ang gusto kong maging boyfriend. Dahil, boyfriend, hindi katulad ni Miguel ang gusto ko maging boyfriend. Ayokong magiging pamilya ko sa buki din manggagalang ikab... Ayokong... At namumula ang mga mata. Aktong sinisira na nito ang Aktong sinisira nito ang kanilang pinto ng bahay.